Broadcasting with the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, this is DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Magnet FM. The radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Azan ang radyo mo. Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita. Iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran. Para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang Para sa Pambansang Balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang Skia Broadcasting Center. Magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang Pambansang Balita. Oras sa buong Kapuloan, ganap na pong alas 7.17 ng umaga. Assalamu alaikum, magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng mga pambansang balita. Nasamsam mula sa dalawang drug suspects sa Medsayap ang higit sa 37,000 na halaga ng shabu. Nag-deploy ang DPWS ng mga kagamitan crew sa mga critical na kalsada sa Central Luzon. Inirekomenda ng NDRRMC ang pagsususpinde sa trabaho sa walong rehiyon dahil sa bagyong Karding. Napatay ang ininalang magnanakaw sa pakikipagbarilan sa mga pulis ng Davao City. Nananawagan ang senador para sa overhaul ng hindi napapanahong proseso ng elektoral. Halos 36,000 sa Northern Mindanao student ang nakakuha ng 102.7 million educational aid. Nakuha na ng higit 20,000 halaga ng shabu sa Marawi City ang isang carnapper. Nakipag-ugnayan si PBBM sa mga cabinet executive dahil sa banta ng bagyong Karding sa Pilipinas. Naka-red alert ang Central Luzon habang naghahanda para sa bagyong Karding. 76% ng budget ng mga ahensya ng gobyerno ang na-aprubahan. Idinaos ng Makati City ang unang free diving festival ng Pilipinas. Sinuspindi ngayong araw ng Lunes ang klase sa NCR dahil sa bagyong Karding. Nanindigan ang mambabatas para sa sapat na pondo para sa human trafficking. Alas 7.19 na umaga, magandang umaga Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa impila ng Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sabay rin po tayong napapakinggan sa 90.7 Magnet FM Marawang Bukidnon ang kanilang CEO na si Sir Roven Villapas at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calonsag at ng 104.3 Wave FM ng Piquet North, Cotabato ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Araw po tayo ng Lunes,
26 sa buwan ng Setyembre 2022. Para sa ating ulat panahon, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa datos na pinalabas ng PAGASA kaninang alas 3 ng umaga, ang sentro na mata ng Bagyong Karding ay tinatayang batay sa lahat ng magagamit ng data sa baybayang dagat sa Santa Cruz, Zambales na may pinakamataas na sustain ng hangin na aabot sa 140 km/h malapit sa gitna at pagbungsog aabot sa 215 km/h. Kumikilos ito sa kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km/h southwest monsoon na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, Kanluran at bahagi ng Mindanao. Alas 7:20 na ng umaga bilang una sa ating pambansang balita. Hindi na nakapalagpa ang dalawang big-time drug peddler makaraang arestuhin sa ikinasambay bus operation ng Medsaya PNP sa Barangay Arizona, Medsaya, Cotabato nitong Sabado. Sa report ng Medsaya PNP, sa pangunguna ni Medsaya Town Chief Lieutenant Colonel Rolly Aranza, kinilala ang mga nakidnap na sina Roda Magallanes, 47 anyos, at Richard Raceles, 40 anyos, na kapwa taga Medsaya. Nasamsamula sa mga sospek ang 5 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 37,500. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 6165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ipinakalat ng Department of Public Works and Highways sa Central Luzon o DPWH3 ang kanilang quick response equipment and maintenance crew sa ilang critical na kalsada na may mataas na peligro ng pagbaha at pag-uho ng lupa bilang paghanda sa pananalasa ng Super Typhoon Karding. Si Dambi ni DPWH Regional Director Rosella Tolentino nitong linggo na naka-standby na ang quick response team at asset para sa mga garang tumugon sa posibleng epekto ng karding na tatawid sa kalupaan ng Central Luzon. Sinabi ni Zambales First District Engineer Hermon Ines na ang kanilang lakas tao at kagamitan ay nasa kahabaan ng Ulungapo Bugalan Road, Zambales Tarrac Road, Amungan Palig Banlog Road at San Marcelino San Antonio San Narciso Road. Sinabi rin ni Nueva Ecija First District Engineer Armando Manabat na ang kanilang quick response asset ay nakadeploy na ngayon sa isang bahagi ng daang Maharlika sa Barangay Putlan, Karanglan at Pinangpanan Rizal Pantabangan Road sa Barangay West Poblacion, Bayan ng Pantabangan. Samantala, inirekomenda ng NDRRMC ang pagsususpinde sa trabaho sa 8 rehiyon dahil sa Bagyong Karding. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsuspinde ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa 8 rehiyon dahil sa inaasahang malakas na pagkulan dala ng Super Typhoon Karding na inaasahang magla-landfall Linggo ng gabi. Sinabi ni Faustino na batay sa pinakabagong track ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, maaring maglandfall si Karding Linggo ng gabi sa paligid ng hilagang bahagi ng Quezon o sa silangang bahagi ng Aurora at maaring lumabas sa Philippine Area of Responsibility hanggang Martes. Sinabi ni Faustino na siya ring tanggapangulo ng NDRRMC na ang pagkakakilanlan ng mga rehiyon ay batay sa pagsusuri na tinutukoy mula sa pre-disaster risk assessment ng NDRRMC. Sinabi rin ng DND chief na ang mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa lahat ng antas ay inirekomenda din
para sa pagsuspinde upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mga insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga pangkalahatang publiko. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Napatay ang inalang magnanakaw sa pakikipagbarilan sa mga pulis sa Davao City. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang report. Bilis na rumesponde ang mga alertong miyembro ng Davao City Police Office sa insidente ng robbery sa barangay Buhangin na nagresulta sa pag-neutralize ng suspect nitong weekend. Batay sa ulat ng DCPO, agad na inireport ng biktimang si Quincy Rose Gimban sa Buhangin Police ang insidente na agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation na humantong sa pagkakapatay ng suspect na si Aaron Tamano. Nakatakas ang kanyang katropa. Sinabi ni Gimban na hinarang siya ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo habang siya ay naglalakad at puwersahang kinuha ang kanyang shoulder bag na naglalaman ng isang mobile phone na nagkakahalaga ng 7,000 o 7,000 cash na nagkakahalaga ng 1,570 at iba pang personal na gamit. At yan ang ulat mula dito sa aking kinalalagyan ng Magnet Patrol Al-Mahdi Sabah nag-ulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasamang Al-Mahdi Sabah sa iyong ulat. Samantala, pabor si Senator Francis Tolentino sa kabuuang pagbabago sa sistema ng electoral sa pagsasabing hindi malulutas ang problema ng partial o unti-unting pag-amyenda sa Omnibus Election Code. Sa isang pahayag ng balita noong Linggo, binago ni Tolentino ang panawagan para sa hybrid na halalan na nagsasad na habang ang mabilis at mabilis na mga resulta ay kanais-nais at kung aling mga automated transmission ang maaaring magbigay ang isang malinaw ngunit mano-manong proseso ng pagbibilang ay dapat ding umiral ng magkatabi. Ang umiral na Omnibus Election Code ayon kay Tolentino ay nilika noong 1985 at ang mga probisyon ay hindi na umaayon sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Tolentino sa isang sa mga isyung tinitingnan niya ang disenfranchisement ng mga seafarer na hindi nakaboto dahil sa uri ng kanilang trabaho. Alas 7:27 na ng umaga sa iba pang balita. Halos 36,000 sa Northern Mindanao student ang nakakuha ng 102.7 milyong education aid. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Ang Department of Social Welfare and Development sa Northern Mindanao Region ay nagapagpamahagi ng kabuuang 102,696,000 halaga ng educational assistance sa mga kwalipikadong estudyante. Sa isang panayam noong Linggo, sinabi ni Rochelle Galia, DSWD-10 Information Officer, na ito ang datos na natala mula sa 6 na Sabado ng pamamahagi mula August 20 hanggang September 24 na may kabuuang benepisyaryo na 35,849. Sinabi ni Galia na ang tulong pang-edukasyon ay inilagay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation na regular na programa ng DSWD. Sinabi ni Galia na natapos ang unang wave ng mga payout noong September 24 batay sa inilaan na budget para sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ngunit ipagpapatuloy nila ang pamamahagi sa sandaling maglabas ang kanilang pambansang opisina ng bagong anunsyo para sa isa pang batch. Sa pamamahagi noong Sabado, ang mga social workers sa lungsod lamang ay nakapagbigay ng kabuuang 5 million
191,000 hanggang 1,786 na Pilipisyaryo. At yan ang ulat mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Alas 7:29 na ng umaga sa iba pang balita. Naaresto ng Marawi City Police Station ang isang lalaki na nagtangkang magnakaw ng motor sa Barangay Dimal na Marawi City. Personal na nagsumbong sa PNP ang biktima matapos nakawin ng sospek na si Abdul Mugni Muyag Makarao. Makarakik ang kanyang XRM motorcycle. Kaagad na rumesponde ang mga pulis at nahuli ang sospek, pero nangkapkapan ito ng arresting team. Laking gulat nila nang tumambag sa kanila ang isang medium sachet ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 20,400. Ang suspect ay nasa kustudiya na ng Marawi City Police Station na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10883, Unyuantaya Carnapping Act, at ng RA 9165, o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nakipag-ugnayan si PBBM sa mga cabinet executive dahil sa banta ng bagyong Carding sa Pilipinas. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang report. Sariwa pa mula sa kanyang pagbisita sa US, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong linggo ay agad na bumagsak sa trabaho sa pamamagitan ng pagpapanatili ng patuloy na komunikasyon sa kanyang mga pangunahing miyembro ng gabinete na direktang kasangkot sa paghahanda para sa Super Typhoon Carding. Ani ni Marcos, palagi siyang nakikipag-ugnayan kay Defense Secretary Jose Faustino na namumuno sa NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, gayon din kay DSWD o Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo at Secretary Renato Solidom ng DOST. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Pangulo kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga mabababang lugar na madaling bahain. Samantala, ang mga regional fields offices ng Department of Agriculture ay gumawa ng mga konkretong hakbang sa paghahanda sa mga lugar na nasa kahabaan ng track ng Super Typhoon Carding. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Al-Mahdi Saba nag-ulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat ka, Magnet Patrol Al-Mahdi Saba, sa iyong ulat. Samantala, inilagay ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Operation Center o RDRMC noong linggo ang operation center nito sa ilalim ng Red Alert status bilang paghahanda sa Super Typhoon Carding. Sinabi ni Cesar M. Idio, chairperson ng RDRMC at Regional Director ng Office of Civil Defense Central Luzon o OCD3, na mahigpit na binabantayan ngayon ng Provincial City at Municipal Disaster Council sa buong region ang sitwasyon bilang Cardings, lalo na pang tumindi habang kumikilos ito pakanluran patungo sa ilagang bahagi ng Quezon Southern na bahagi ng Aurora. Sinabi ni Idio na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council ay natasan na magpit na subaybayan ang sitwasyon sa kanilang area of responsibility, magsagawa ng pre-disaster risk assessment maganda para sa posibleng preventive evacuation, at palakasin ang mga localized na babala sa mga komunidad at iba pa. Pinayuan niya ang mga residente na nakatira sa mabababang lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha. Sa Aurora, naglabas ng direktiba si Gobernador
Christian Noveras na nagbabawal sa mga pangingisda, paglalayag, paglangoy at iba pang aktibidad sa palakasan na may kinalaman sa tubig na epektibo kaagad. Alas 7.34 na ng umaga at magbabalik ang balita ng pambansa makalipas lamang ang ilang patalastas. Mga issue ng bayan. Okay, that's the nature of parties in the Philippines because kulang ng ideology. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, pag-uusapan. This military force is for defense. Kasi iba yung gera sa labas, no? Function ng national defense yan. Mga pananaw, opinion, at impormasyon na dagdag kaalaman. Itong radio station na ito, we try to be balanced, no? So I hope they will not say politically based yung ating radio station. Di po, may disclaimer po yan. Lahat ng ito ay tatalakayin ngayon kasama ang batikang abogado at historian, Attorney Datu Michael Mastura sa The Way We See It. The Way We See It. Dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Asan ang radyo mo? Paring Ray, saan ang punta mo? Mukhang nagmamadali ka ata. Oo nga, Mare. Kasi nagka-problema ang traktura ko. Saan ba ako pwedeng makabili ng genuine parts ng mga makina? Kung genuine parts ng mga sasakyan, Paring Ray, Elena Vico Hardware ang sagot niyan. Sila ay may klase-klaseng pyesa ng genuine parts ng automotive supply. Sila din ay may construction supply, electrical supply at marami pang iba. Sige, Mare. Puntahan ko. Saan ba matatagpuan ang Elena Vico Hardware? Ang Elena Vico Hardware ay matatagpuan sa 131 Quezon Avenue, Cotabato City. Or pwede kayong tumawag sa telepono 421-4136 or 421-4548. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na! Ang inyong paboritong Price Gas LPG, my home delivery toll-free number na! Just press hashtag 98000 sa inyong PLDT landline, smart, sun, and talk and text phones. Madi-deliver na ang Price Gas LPG right on your doorstep in just 1 hour guaranteed. Pwede rin kayong kumontak using your Globe NTM phones using the following numbers: 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba convenient? Remember, hashtag 98000. Kaya basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Inyong mapakinggan ang Salam Barangay Program. Handog sa inyo ng LGU Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. Sa pangunguna ni Mayor Dato Shamim Biruar Mastura, ating mga kasama, sina Municipal Administrator. Ang pagkakaisa, nagmamamayan, ay susi para sa kaunlaran ng ating bayan. Pakinggan ang programang magbibigay impormasyon sa mga bagong proyektong pangkaunlaran at magandang balita mula sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Salam, Barangay. Kasama si Sultan Banjo Mambon Alhaj. Salam, Barangay. Dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Asan ang radyo mo? Ang Salam Barangay ay hatid sa inyo nila Mayor Datu Ahmad Tukaw Mastura Alhaj at Vice Mayor Datu Shamim B. Mastura. Inyong mapakinggan ang Gabay ng Quran mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Al-Hafiz Muhammad Sabri Sarinto at Sheikh Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation, founded by Dato Tukaw Ahmad U. Mastura, dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Asan ang radyo mo? Yacht Patrol!
Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli South, Cotabato. 73 years old ako karon. O ang akong tiyan nga grabe dili na gyud makaptan kay porting sakita. O ang akong ulo murag katunga na gyud nga dili gyud mahikap akong buhok. So ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred, nagapa-check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit, nag-inom dayon ko niadtong Wonder Tonic. Motay akong giinom sos. Mutuo mo sa dili. Basta kay upat ragi kaadlaw, muragi pahid lang yun tanan ng akong sakit. Hangtod karon kaluoy sa Diyos. Wa nag yun. Dili ni kaingon nga tikal-tikal. Tininood yun eh. Wonder Tonic. Ang akong giyawag sa inyo, ayaw yun mo pagduoto niya ng uban nga muingon. O si Dr. Fred, dili. Makapaayo sa inyo. Kini, sa tinuod lang. Ang tambal ragi yun nga Wonder Tonic, maurag yun nakapaayo sa ako. Hangtod karon wa nag yun ko'y gibati, bisan gamay. Abdik nag yun ko kaing mulakaw. Wa nag yun, bisan gamay na lang. Junicia Gurabot, taga Basag, Tibuli, South Cotabato. 73 years old na ako karon. Alas 7:40 na ng umaga sa pagpapatuloy ng balita ng pambansa. Para sa ulat sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan. Isang magandang umaga. Narito ang update ng presyo sa pamilyang bayang consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng mga bigas at agri product. Tinmuan, 37 per kilo. Masipa, 39 per kilo. Seven Banner, 40 per kilo. Banay Pare, 43 per kilo. Ispati, 34 per kilo. NFA, 32 per kilo. White Pellet Senorita, 70 per kilo. Black Pellet Senorita, 87 per kilo. Dark Pellet Burao, 100 per kilo. Sa mga agri product naman, Red Mungo, 95 per kilo. Green Mungo Wonder, 85 per kilo. Green Mungo Diti, 90 per kilo. White Bench, 120 per kilo. Imelda Mani, 98 per kilo. Native Mani, 100 per kilo. Kiyombo Mani, 95 per kilo. At ang Selective Mani, 105 per kilo. Yan ang ulat para sa consumers, pamilyang bayan. Mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Alas Panarigan ng ulat. Salamat. Bang Samaro. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Alas Panarigan sa iyong ulat. Samantala, 76% ang budget ng mga ahensya ng gobyerno ang naaprubahan. Sa detalye ng balitang yan, narito ang report. Inaprubahan ng Kamara ng mga kinatawan ng hindi bababa sa 76% ng lahat ng budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno bago tapusin ang mga floor debate at hakbang para sa pag-aproba ng 5.268 trillion National Expenditure Program, sinabi ni House Majority Leader at Rules Committee Chair Manuel Jose Manix Dalipe nitong Biyernes na ginamit ang iba't ibang kuponan na kanyang nilikha upang pamalaan ang daloy ng mga deliberasyon. Sa plenaryo, inaprubahan ng Kamara ang budget ng kabuuang 54 na departamento, mga kalakip na ahensya at mga konstitusyonal na katawan na nabigo lamang na kumilos ayon sa budget ng apat na ahensya. Sinabi ni Dalipe na nagpasya ang pamunuan ng Kamara na ipagpaliban noong Linggo ang talakayan at ang pag-aproba sa budget ng Department of Finance at mga kalakip na ahensya nito, ang National Economic Development Authority at ang kalakip na ahensya nito at ang Energy Regulatory Commission. Ang pondo para sa Department of Social Welfare and Development ay naprobahan noong Biyernes, ngunit hindi ang budget para sa kalakip na ahensya nito. Ang National Commission on Indigenous People. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. I-denounce ng Mati City ang unang free driving festival ng Pilipinas. Ating balikan si kasamang Magnet Patrol Almadi Saban sa ulat. Hey.
na nakapasok sa listahan ng Most Beautiful Base in the World noong 2019 ay nag-host ng apat na araw na Bay Deep Mati Free Diving Festival ang una sa bansa. 65 free diver ang nagpakita noong Sabado sa araw ng pagbubukas na nagsagawa rin ng sunrise yoga, mga aktibidad ng pilots at underwater photography at videography workshop sa Dahican Beach at Waniban Island. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor Michelle Rabat na nilayo ng Department of Tourism Davao Region na ilagay ang Mati sa mapa ng turismo kasama ng kaganapan at kasabay nito ipagmalaki ang kagandahan ng Puhada Bay. Hinikayat ni Rabat ang free diving enthusiast sa natuklasin din ang Mayo at Baliti Base. Sinabi ni Tanya Rabat Tan, Department of Tourism Davao Region Director, na ang kaganapan ay isang patunay na babalik ang turismo pagkatapos ng COVID-19 pandemic. At yan ang ulat mula dito sa aking kinalalagyan ng Magnet Patrol Al-Mahdi Sabah. Nag-ulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasamang Magnet Patrol Al-Mahdi Sabah sa iyong ulat. Samantala, suspendido ang klase sa National Capital Region o NCR at mga kalapit na probinsya sa Lunes ngayon bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Carding. As of 2 PM weather bulletin, Polillo Island, matinding hilagang bahagi ng Quezon ang hilaga at gitnang bahagi ng General Nacar ang hilagang silangang bahagi ng Infantra, extreme southern portion ng Aurora, Dingalan, silangang bahagi ng Bulacan, Doña Remedios, Trinidad at North Sagaray, at ang matinding timog silangan ng bahagi ng Nueva Ecija, ang timog silangan na bahagi ng General Tino ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wing Signal No. 5. Ang hilagang bahagi ng Metro Manila, Marikina, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela at Quezon City, ginta at timog bahagi ng Nueva Ecija, Gabaldon at natitirang bahagi ng General Tino, lungsod ng Gapan, Peñaranda, natitirang bahagi ng Bulacan at Pampanga, hilaga at gitnang bahagi ng Rizal, Rodriguez, lungsod ng Antipolo, Tanay, San Mateo, Baras, timog silangang bahagi ng Tarlac at La Paz, Concepcion at mga matinding hilagang bahagi ng Laguna, Pami, Sinuluan, Santa Maria, Pangil at sa ilalim ng Signal No. 4. Pinalaalanan ng Taguig City Government ang mga residente na manatiling update sa pamamagitan ng pagsubaybay sa weather updates sa pamamagitan ng telebisyon, internet at radyo. Alas 7:47 na umaga bilang panghuli sa ating balitang pambansa. Itinulag ni Senator Win Gatchalian ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa pagsugpo ng gobyerno sa lahat ng uri ng human trafficking kabilang ang online sexual abuse o exploitation of children o OSAEC. Ibinaba ni Gatchalian ang halos 35% sa budget ng anti-trafficking and person enforcement mula 90 million noong 2022 General Appropriation Act, pababa ng 59 million sa panukalang 2023 NAP. Sa katatapos lang na pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2023 budget ng Department of Justice at ang mga attached agencies nito, tinanong ni Gatchalian ang DOJ kung nakakaapekto ba ang pagbawas ng budget sa Tier 1 ranking ng Pilipinas sa ilalim ng Anti-Department ng Estados Unidos Trafficking and Person Report para sa 2022 na pinananatili ang Pilipinas mula noong 2016. Alas 7:48 na ng umaga, sumayin niyo ang balitang pambansa. O bilang pagtutuwid, at yan ang kalipunan ng ating balitang pambansa. Hatid sa inyo ng Elena Vico Hardware at ni Honorable Narciso Ongpin, Kuyo EK, CPA member of CPA, Deputy Mayor for Chinese Community of the Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Black Rice Mangosteen Coffee at Wonder Tonic ni Doc Solinap. Ang balitang ito ay hatid din sa inyo ng Asal Cambayuca, sponsored by former Mayor Dato Armando Mastura at in CMF Commissioner Dato Ismael Dastin Villoso Mastura.
7:49 na ng umaga at ating balikan sa ulo ng mga pambansang balita. Nasamsa mula sa dalawang drug suspect sa Midsayap ang higit sa 37,000 na halaga ng shabu. Nag-deploy ang DPWS ng mga kagamitan crew sa mga critical na kalsada ng Central Luzon. Inirekomenda ng NDRRMC ang pagsususpinde sa trabaho sa walong rehiyon dahil sa bagyong Karding. Napatay ang hininalang magnanakaw sa pakikipagbarilan sa mga pulis sa Davao City. Nananawagan ang senador para sa overhaul ng hindi napapanahong proseso ng elektoral. Halos 36,000 Northern sa Northern Mindanao student ang nakakuha ng 102.7 million educational aid. Nakuha na ng higit 20,000 halaga ng shabu sa Marawi City ang isang carnapper. Nakipag-ugnayan si PBBM sa mga cabinet executive dahil sa banta ng bagyong Karding sa Pilipinas. Naka-red alert ang Central Luzon habang naghahanda para sa bagyong Karding. 76% budget ng mga ahensya ng gobyerno ang naaprubahan. Ininaos ng Makati City ang unang free diving festival ng Pilipinas. Sinuspindi ngayong araw ng Lunes ang klase sa NCR dahil sa bagyong Karding. Nanindigan ang mambabatas para sa sapat na pondo para sa human trafficking. At kami po ang inyong nakasama. Ako po si Eden Magerna. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. 7:51 na ng umaga. Sumayin niyo ang balita ng pambansa. Araw po tayo ng Lunes, 26 buwan ng Setyembre. Mula dito sa Muluwagang Pambalitaan, ito ang Skia Broadcasting Center ng DXMM, 107.3 MHz Magnet FM. Sa ngalan ng ating mga kasamahan, sa ngalan ng 90.7 Magnet FM Maramag Bukidnon, ang kanilang CEO na si Sir Roven Villapaz, at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Recalansag, at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North, Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Sa ngalan din ng aming mga news writers, sa ngalan ng aming mga field reporters, at sa ngalan ng aming CEO President na si Attorney Dato Michael Mastura, sa ngalan ng aming technical side, Rasul Ishak, sa ngalan ni Eden Magerna, ako po ang inyong nakasama, Ashley Kadir, na nag-iwan sa inyo, o kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, Pilipinas. At suma sa inyo ang balitang pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Skia Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Skia Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan. Broadcasting with the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, this is DXMM.